Ito nga mga idol ang itsura ng daliri ni John Collins matapos yan na magkaroon nga siya ng injury, right finger sprain. At obviously naman siguro mga idol, hindi nga siya makakapaglaro sa kanilang mga laban at expected niya na 4 to 6 weeks ang itatagal niya. Sobrang maganga mga idol at sigurado masanghit yung nararamdaman ni John Collins sa kanyang daliri. Next balita tayo mga idol patungkol dito kay Kyrie Irving dahil napahamak niya nga ang kanyang team na Brooklyn Nets. Matapos kasi yan mga idol na manood na si Kyrie Irving sa laban ng Brooklyn Nets sa kanilang home court against the New York Knicks at hinayaan niya siya na pumasok ng team ng Brooklyn sa kanilang locker room na ipinagbabawal nga ayon sa mandato ng New York. Kaya nga mga idol, ang team ng Brooklyn Nets ay na-fined $50,000 dahil vinayolate nga daw nila ang health and safety protocols nang pumasok itong si Kyrie Irving sa kanilang locker room. At sa ating next balita naman mga idol, Draymond Green nakakabalik nga lang ngayong araw na ito ay napakataas pa rin ng confidence about nga sa possibility na siyang manalo ng Defensive Player of the Year. Sabi niya hindi niya nga daw alam mga idol sa kanyang mga pinapanood na nag-solidify na bilang Defensive Player of the Year. Wala pang araw player ngayon mga idol na locked in na para sa DPOY Award. At siguro parang kay Draymond Green ay meron pa rin siyang chance na manalo ngayong season na ito. Obviously mahirapan nga siya mga idol, pero kung gagalingan naman mga idol talaga Nathan Green, ipapakita niyang deserving siya sa award na ito, ay hindi na rin malabo na siya nga ay manalo ng Defensive Player of the Year Award dahil nga medyo marami siyang hindi nalaruan na games para nga sa Warriors. Pero anyways mga idol, para nga sa ating panghuling balita na, eto nga ang si Kevin Garnett ay naniniwala pa rin sa team ng Los Angeles Lakers. Nasabi niya nga sa podcast nila neto ni Kendrick Perkins na wala nga daw top team sa Western Conference ang gustong makaharap sa 7 game series etong si LeBron James at si Anthony Davis. At parehas nga rin daw yan dito sa team ng Brooklyn Nets. At hindi nga lang kay LeBron at AD naniniwala si Garnett, pati na rin mga idol kay Russell Westbrook. Kapag nga daw gumanda at naging matindi ang laruan neto ni Westbrook sa playoffs, sigurado daw makakalimutan ng lahat ang ginawa niya sa regular season. Sa playoffs nga daw dapat i-redeem ni Russell Westbrook ang kanyang sarili matapos ng hindi magandang regular season. Yan nga mga idol ang nasabi neto ni Kevin Garnett. Tiwala pa nga rin siya mga idol sa kakayahan ng duo neto ni LeBron James at ni Anthony Davis pati na rin ni Russell Westbrook. At kayo ba mga idol, ano bang masasabi nyo? Naniniwala ba kayo dito sa sinabi ni Garnett? Kaya pa rin ni LeBron James at ni Anthony Davis sa playoffs? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!